Good day, Rocketeers. This is Rocketeer Mudra, and you're watching my YouTube channel. So, for our today's vlog, mga Rocketeers, naitanong nyo na ba sa sarili nyo kung what is the real purpose of your life? Yes, mga Rocketeers, last 2014, I started questioning myself, what is the real purpose of my life? Okay. Siguro lahat naman tayo nagtatanong kung ano ba talaga yung ginagawa natin sa mundo ito. Nandito ba tayo para lang maging isang ina? Maging isang doktor? Maging isang, alam niyo yun, yung lahat-lahat ng kumbaga pwedeng i-offer sa atin ng mundo. Pero yung the real purpose ng buhay is hindi talaga natin nakikita. At di natin, kumbaga, di natin siya totally naiintindihan. Okay. So, yun nga, last 2014, nagtanong ako sa sarili ko. And, yung tanong na yun, mga kalakit, is parati kong tinatanong kapag nakakaranas ako ng medyo mabigat na problema. Kahit hindi ganun kabigat na problema, basta may problema ako, parang, alam niyo yun yung lagi kong tinatanong. Kasi, di ba, isipin mo, may problema ka, masusolve mo, maya-maya, ito naman yung problema, mas malaki pang problema yung marating sa'yo. So, minsan tinatanong ko, ano ba ako, ano lang, tawag dito, batuhan lang ba ako ng problema kaya nandito ako sa mundong to, or what, diba? Hindi talaga natin alam kung ano ba talaga yung real purpose natin. Start yung mga nakikita kong visions, and naisip ko kung ito ba yung isa pang purpose ng buhay ko, yung makakita ko ng mga tinatawag natin future events. Pero sa tingin ko kasi hindi siya nakatulong. Wala akong matulungan na tao dahil wala naman din ako pinagsabihan kundi yung aking family. And hindi ko siya sinabi sa iba kasi ayokong ma-misunderstood ako, ma-misinterpret ako na baka nababaliw ka lang, ganyan, ganyan, ganun. Pero napatunayan ko naman yun sa lahat ng nangyayari, na talagang lahat ng nakita ko is nangyari na. So, let's go back sa ating tinatawag na purpose. So, yun nga, hindi ko pa rin siya napatunayan dun, even may mga visions akong nakita before. So, last month, naisip ko sa sarili ko that gusto ko magkaroon ng pagbabago. Gusto kong alamin kung ano ba talaga yung purpose ko. That's why naisip ko na I want to serve God. I want to serve others. Pero hindi ko alam kung paano. Noon naisip ko na siguro gusto kong maging, ano bang tawag doon? Yung nagbabasa ng homily, or hindi. Nagbabasa ng mga, ano ba yung basta homily yata yun sa mass. Kaya lang ang daming pumasok agad sa isip ko na baka hindi ko kaya, kasi nga, alam yun, sa sobrang sakitin ko, baka mag on and off lang ako, kaya hindi akong tinyo yung naisip ko na yun. Until last week, may pumunta dito sa amin na isang coordinator sa parish church namin. And she invited me to be a street leader kasi yung aming street leader dati is medyo, kumbaga may edad na, so medyo limited na yung kanyang paglabas-labas. Noong una, hesitant ako kasi, yun nga,
hindi ganun ka okay lagi yung ano ko, yung health, on and off din naman ako. Actually, nung pumunta nga siya dito, medyo hindi maganda yung pakiramdam ko. Siguro mga pang 4 days na yun. Pero umuo pa rin ako sa kanya kasi naisip ko baka time na para, alam niyo yun, tuparin ko yung sinabi ko na I want to serve God even in my own little way. And alam niyo yun mga karakitis, dumadating din pala sa punto ng buhay ng tao na gusto nating makita kung ano ba talaga yung real purpose natin. And yun nga, kanina nagkaroon kami ng first meeting kasama ko. And natuwa ako kasi nakita ko na maraming opportunity. Hindi lang yung pagiging, alam mo yun, yung pagiging leader nyo sa street. Hindi lang ganun. Kundi marami akong may nakita opportunity na pwede talaga akong ma-reunite with my relationship with God. Dahil maraming mga may Bible study. And alam mo yung mga kumbaga religious activity na ginagawa. At nakakita rin ako ng opportunity na I can help others just by being a street leader or isang kumbaga ngayon parang ano, isang nasa isang organization ka na pwedeng-pwede kang tumulong. Sana, excited talaga ako na, alam mo yun, looking forward ako sa mga activities and sa mga opportunities na naghihintay sa akin bilang pagbubukas ko ng aking sarili at alam mo yun, paglabas ko sa aking comfort zone, tinatawag. Na yun nga, dahil naisip ko, malalaki naman na yung mga anak ko, may, kumbaga kaya na nila yung sarili nila. So, gusto ko naman na bigyan yung sarili ko ng time, opportunity na muling makilala si God, muling mapalapit kay God, at maipahayag ko na si God is siya talaga yung totoong creator natin. Siya yung dapat nating kumbaga sambahin. At basta yung relationship kay God, yun yung gusto kong i-fulfill. Okay. Kasi alam niyo, kahit na gaano ka successful yung isang tao, sabihin mo man na verbally na masaya ka, kontento ka, alam niyo yung mga kalakites, inisip ko na nagsisinungaling tayo. Kasi, bakit ko nasabi yun? Kasi alam natin sa sarili natin na hindi tayo magiging fulfilled, hindi tayo magiging contented, or hindi tayo makukontento kapag hindi natin sinali sa buhay si God. Hindi natin siya naging center. Kumbaga, hindi center of ng buhay natin si God. Hindi natin siya pwedeng i-chapera dahil unang-una, siya yung gumawa sa atin, siya yung nakakakilala sa atin, siya lahat yung may plano. So, kailangan, bago mo masabing kontento ka, masaya ka, kailangan yung emptiness or yung space na dapat para kay God is mapunuan. So, yun yung aking gagawin mga karakitis. Sana nga maging exciting and fulfilling para sa akin yung aking kumbaga chapter ng bagong masasabi kong buhay na gusto kong ma-achieve. Okay? And it is being close and reunited with God and with others, na siguro sa 41 years of existence ko sa mundo is parang nakalimutan ko dahil nga nandito lang ako sa aking comfort zone. So that's it for today mga karakitis. I hope you like, share, and subscribe po kayo sa aking YouTube channel. Sa mga hindi pa po nakakasubscribe, subscribe po kayo dahil marami po kayong matututunan
about life. Let's appreciate life. Make every day as if it is your last day, mga ka-rocketeers. And kung meron kayong opportunity, binibigyan kayo ni God ng opportunity para maging true servant of God, i-grab nyo, mga ka-rocketeers, because binibigyan tayo ng oportunidad para tayo ay mapalapit sa Kanya, tayo ay maging tunay na Kanyang mga anak. So that's it, mga ka-rocketeers. Bye-bye! Bye-bye!